Bigla ko nga palang na-miss kumain ng bukayo. Kaya naman, nung may nakita ako nagtitinda dito ng buko, ay nag-order kaagad ako dahil napakadali lang naman itong gawin at ilang sangkap lamang ang ating gagamitin sa paggawa ng bukayo. So ngayong araw ay gagawa nga po tayo ng homemade bukayo. So tara, simulan na natin ang pagluluto. Ngayong araw nga ay gagamit tayo ng 2 cups na sugar. Depende na po sa inyo kung anong kulay ng asukal ang inyong gagamitin. Gumamit rin ako dito ng 1/2 cup na water. So ako itong hinaluhalo pero kung meron pa kayo natitirang sabaw ng buko ay pwedeng yun ang inyong pangsabaw. Naglagay din ako dito ng balat ng kalamansi. Ito ay pandagdag aroma lamang dito sa ating gagawing bukayo at 1/2 teaspoon na salt. Haluin lamang hanggang sa matunaw itong ating asukal. At pagkatapos niyan ay akin ang binuhay ang kalan at hihintayin natin itong kumulo hanggang sa lumapot itong ating sugar mixture. Kailangan maging malapot dito yung ating asukal kagaya ng syrup. Kung makikita ninyo kapag super lapot na or malagkit na yung pinakang sugar mixture natin ay pwede na natin ilagay dito yung ating kinadkad na buko. Bali ngayong araw nga ay gagamit tayo dito ng 3 tasa ng kinadkad na buko. So ito'y ating hahalu-haluin hanggang sa makover lahat itong ating buko nitong ating tinunaw na asukal. Haluin ito paminsan-minsan at hayaang mababad or makuluan itong ating sugar mixture, itong ating buko para naman maluto yung ating gagawing bukayo. So yan, so ganitong itsura ay hindi pa po yan ang ating hinahanap na itsura para sa paggawa ng bukayo. Hihintayin pa natin yung mas lumapot pa hanggang sa yung ating sugar mixture o yung ating tinunaw na asukal ay maging super lagkit na at kitang-kita nyo naman na kapit na kapit na ang asukal dito sa ating pinakambuko. So hayaan na lamang yan ng ilan pang minuto. So kapag ganito na ay patayin na po ang apoy at kung mapapansin ninyo na ganito na po kalapot yung ating asukal, ayan na po yung ating hinahanap at hayaan po munang lumamig ito. At kapag malamig na ay pwede nyo na po yung takalin or sukatin. Bali gumamit nga pala ako dito ng 1/3 cup na panukat para naman pantay-pantay yung ating gagawing bukayo. At after nating matakal yung ating bukayo, ay hahayaan po muna natin yung lumamig para naman tumigas yung asukal at maging malutong na or maging buo na itong ating bukayo. O diba, napakadali lang gawin itong ating bukayo. So ayan, after ilang minuto, bali ito ay hinayaan ko pala sa loob ng 30 minutes at ganito na po yung itsura niya. Meron ka ng napakalutong na bukayo. So napakadali lamang gawin ng ating homemade bukayo. Kaya kung nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw na homemade bukayo, aba, ay gumawa ka na rin ito dahil bukod sa napakadali lang gawin, ay super less ingredients pa. Thank you for watching and syempre, serve and enjoy!